Ika-33 Kabanata. Ngayon, Job, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko sa iyo. Handang-handa na akong magsalita, at ang mga sasabihin ko'y nasa dulo na ng aking dila. Ang sasabihin ko'y mula sa tapat kong puso, at tuwiran kong sasabihin ang aking nalalaman. Ang Espiritu ng makapangyarihang Diyos ang gumawa sa akin at nagbigay buhay. Sagutin mo ako, kung kaya mo. Ihanda mo ang iyong katuwiran at harapin ako. Pareho lang tayo sa harapan ng Diyos. Tulad mo rin akong nagmula sa lupa. Kaya huwag kang matakot sa akin. At huwag mong isipin na aapihin kita. Narinig ko ang mga sinabi mo. Sinabi mong, wala akong kasalanan. Malinis ako at walang ginawang masama. Pero naghahanap ang Diyos ng dahilan para ako'y pahirapan. Itinuturing niya akong kaaway. Kinadinahan niya ang mga paa ko at binabantayan ang lahat ng kilos ko. Pero Job, mali ka sa mga sinabi mo. Hindi ba't ang Diyos ay higit kaysa sa tao? Bakit mo siya pinararatangan na hindi niya sinasagot ang daing ng tao? Ang totoo, palaging nagsasalita ang Diyos. Kaya lang hindi nakikinig ang mga tao. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain, habang ang tao'y natutulog ng mahimbing sa gabi. Bumubulong siya sa mga tainga nila para magbigay ng babala. At ito ang nakapagpatakot sa kanila. Ginagawa niya ito para pigilan sila sa paggawa ng kasalanan at pagmamataas, at para mailigtas sila sa kamatayan. Kung minsan naman, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit, tulad ng walang tigil na pananakit ng buto, at nawawalan siya ng ganang kainin kahit na ang pinakamasasarap na pagkain. Kaya pumapayat siya at nagiging butot balat na lamang. Malapit na siyang mamatay at mapunta sa lugar ng mga patay. Pero kung may kahit isa man sa 1,000 anghel na mamamagitan sa kanya at sa Diyos, at sasabihin siya ay matuwid, kahahabagan siya ng Diyos. At sasabihin ng Diyos, iligtas niyo siya sa kamatayan, nakatagpo ako ng pantubos sa kanya. Muli siyang magiging malusog, lalakas siya tulad noong kanyang kabataan. At kapag nanalangin siya sa Diyos, sasagutin siya ng Diyos at masayang tatanggapin. Ibabalik ng Diyos ang matuwid niyang pamumuhay. Pagkatapos sasabihin niya sa mga tao, nagkasala ako at gumawa ng hindi tama. Pero hindi ko natanggap ang parusang nararapat sa akin. Iniligtas niya ako sa kamatayan at patuloy akong nabubuhay. Oo, lagi itong ginagawa ng Diyos sa tao. Iniligtas niya ang tao sa kamatayan para mabuhay ito. Job, pakinggan mo akong mabuti. Tumahimik ka at hayaan akong magsalita. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo, dahil gusto kong malaman kung wala ka talagang kasalanan. Pero kung wala ka namang sasabihin, tumahimik ka na lang at makinig sa karunungan ko.